Guys, andito ako ngayon sa ano, sa Divisoria. So gusto ko ipakita sa inyo kung ano itsura ng Divisoria ngayon. Hello guys, sa amin sa area po dito sa Along Tondo, dito sa Tahimik, sa simbahan. So itong lugar po namin ngayon sa barangay po namin is totally lockdown ngayon. So hindi po talaga pwedeng lumabas. So need kong lumabas kasi kailangan kong magpunta ng bangko dahil kailangan kong mag-withdraw. Itatry ko na, medyo kinakabahan ako kasi nga sabi nila sarado na yung ibang mga daanan, sarado na yung ibang mga barangay. Nagmumotor ako papunta doon sa bangko. Hindi ko alam kung saan ako bako pupunta kasi yung bangko namin dati naka-close. So may dala akong ano, dala ko na lahat yung aking mga kailangan. Yung ID. Dala ko yung ID, dala ko yung quarantine pass, yung aking ORCR, mga IDs na baka hanapin. So naka-prepare ako at least kung may mag-checkpoint o kung may mga sita-sita akong madadaanan, sigurado ako na meron akong pagkakakilanlan na meron akong mga documents na nagpapatunay na taga dito ako at saka taga nandito na dito ako nag-work. So pupunta ako ngayon guys ha. So, para sigurado at hindi ako maabala, magsusuot na rin ako ng ano, mask at saka ng helmet. Ang t-shirt ko is pang simbahan din. So para kung may mag-checkpoint man. Meron tayong ano, meron tayong papakita. Wala ko maglalakad ako eh, pero gusto kong magmotor kasi medyo malayo-layo para makabalik ako agad. So, yun natin guys. Bakit? Masarado. Saan ako dadaan? Sarado yung barangay guys. Hindi ako makanaan. Guys, andito ako ngayon sa ano, sa Divisoria. So gusto ko ipakita sa inyo kung ano itsura ng Divisoria ngayon. Ngayon na ganitong sitwasyon natin. So ito po yung Divisoria ngayon. Kita niyo guys. Wala po as in ang lumuluwag, walang katao-tao. So, Divisoria po ito guys, ha. Divisoria. Ito yung isa na maraming tao dapat. Wala po talagang katao-tao. At saka tignan niyo po yung itsura ng walo na ngayon. Wala po talagang katao-tao dito as in. Iilan lang yung mga dumadaan kasi nga po nasa ano tayo eh. Part tayo ng ano. Ng kanto ng walo na at Divisoria Mall. Yung papuntang Divisoria Mall. So wala po talaga. As in.
Wala po, ayan, walo na po ito, yung dulo po yung KP Tower. So sumalubong na ako kasi wala naman po masyadong sasakyan at wala naman talagang tao. Wala rin ako mapuntahang bangko, so wala talaga akong ano, wala talaga ang nangyari sa lakad ko. Wala na akong ano, wala na akong ibang option kundi umuwi na lang at bumalik sa bahay namin. Yun, so guys, nakabalik na ako sa simbahan at walang nangyari sa lakad ko dahil wala talagang bukas na bangko kahit isa. So wala akong choice, pati yung mga dadaanan ko na usual kong dinadaanan, sarado lahat, di madaanan. Pero ang layo ng inikot ko, so wala rin nangyari sa lakad ko, wala talaga. Sad to say, walang nangyari dun sa lakad ko, pero kung mapapansin po ninyo dun sa mga dinaanan ko, may mga area talaga na close. Dito sa aming barangay eh naka-close kami dahil kami ay totally lockdown po sa ang sitwasyon ng barangay po namin ngayon. I don't know, siguro dahil ni-lockdown, hindi dahil may nakita dito. May nag-lockdown yung barangay namin siguro dahil medyo pasaway yung mga tao na talagang kahit sabihin mong pumasok eh ayaw magsipasok at nasa labas pa rin. So nilockdown talaga para yung mga pulis at saka mga militar na mismo yung mag-ikot-ikot sa area para sila ay papasukin. So sabihin may mga tao talaga na ang hirap kausapin, ang hirap paliwanagan at sobrang pasaway. So yon. So ito yung sitwasyon namin ngayon. Hindi, wala tayo idea, hindi natin alam kung hanggang kailan ito, pero tiis-tiis lang talaga. So mapapansin natin, ang daming establishmentong sarado, ang mga mall, ang mga bangko, although may makikita tayong mga tindahan, mga maliliit na tindahan sa palengke na maaari pa rin tayo makabili ng mga kailangan natin. So make it sure lang na kapag lalabas ka, dala mo yung mga kailangan mong dalhin. So ano-ano ba yung mga dapat na dalhin mo na posibleng hanapin sa iyo? So una, dala-dala ko itong aking quarantine pass provided ng barangay na nakakasakop ko saan dito. Pangalawa, dala ko rin yung mga IDs. Dala ko rin yung mga IDs ko na ayan, tatlong IDs meron ako. Company ID, SSSN driver's license. Yun, so kung sakaling kailangan pa ng ibang IDs na same address naman lahat nandito, pati doon sa ano. Dala ko rin syempre yung aking ORCR at saka yung ito yung OR, ito yung CR, original pa to, meron din ako dalang kopya. So CR para kaso for kaso na may checkpoint, so safe ako na
wala akong sinuway, so naka-helmet ako, yun nga lang medyo nag-counterflow ako dun sa Along One Luna, Divisoria, kasi wala naman din tao, wala rin naman din sasakyan, at wala rin namang hindi, wala talaga akong choice kasi sinilip kong may bangko doon pero wala, sarado rin talaga. So, walang problema sa mga dala kong documents. Supported lahat na iisa yung address at saka talaga nagpapatunay na ako yon. Pero ang problema is yun nga, wala akong napuntahang bangko dahil lahat ng bangko is sarado. So, hindi ko alam, itatry ko uli sa Monday. Wala akong choice kundi Monday na lang dahil Saturday, Sunday, walang bangko. Kung meron man sa mall, ang mga mall eh sarado din, nagpakasakali lang. So wala talaga, as in, so sad. So yun lang guys, nakita nyo na yung itsura ng Divisoria. Nakita nyo na kahit papaano meron pa naman mabibili na mga prutas. Bukas pa yung palengke, may mga ilang sarado lang na mga daan, na mga barangay na sinara talaga. Na nag-iingat sila na may makapasok na ibang tao. Na para hindi, yun nga, so yung sa issue na yun. So, ingat na ingat ako din guys na hindi banggitin yung issue dahil alam natin, so medyo mahigpit si Whitey ngayon dahil siguro na rin sa pag-iingat na may mga misinformation or false information or fake news na lalabas sa mga issue na ito. So guys, yun lang, salamat at patuloy tayong manalangin na sana ay makaraos na tayo dito, matapos na itong problema na ito at malampasan natin ito. So ang sikreto lang guys, sumunod tayo para kaagad ay makita kung ano yung progress dito sa pamamaraan na pinagdadaanan natin ngayon sa proseso ng gobyerno, ng lokal na pamahalaan na pinagdadaanan natin sa ngayon. So ang pakiusap lang guys ay sumunod po tayo. Ito po ay para sa atin at huwag po nating masamain. Huwag po nating isipin na ito ay martial law. Hindi po ito martial law. Ginagawa po ito ng gobyerno para po sa atin, para sa kaligtasan, sa kasiguruhan, mapigilan pa yung pagdami ng bilang ng mga apektado ng sakit na ito. So yun lang guys. Bye-bye. Salamat. God bless you and maraming thank you sa panonood at sa suporta sa aking vlog ngayon. So for the meantime, wala muna tayong shout out. Wala muna din muna akong pag-read ng mga comment kasi nga parang hindi siya timing na dito ko gawin. So yun lang guys. God bless and keep safe. Bye-bye.